Kaibigan, isa ka rin ba sa nagtataka kung bakit hindi natin nakukuha minsan yung mga customer natin? Tulad na lang halimbawa ng sinabi dito sa isang kabakal natin na si Sir Lloyd. Boss, bakit kaya hindi makuha yung ibang customer ko? Ano ba dapat gagawin ko? Yun ang tatatakayin natin ngayon. At bago ang lahat, kumusta po lahat ng mga kabakal natin dyan? Saan man kayo naroon? At shoutout din sa mga kabakal natin na sulit kabakal natin dyan, mga viewers ng Quran Words. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Sa video ito, pag-usapan natin yung katanungan ni Kabakal Lloyd. Boss, bakit kaya hindi makuha yung ibang customer ko? Ano ba dapat gagawin ko? Alam niyo kasi mga kabakal, marami po kasing dahilan kung bakit minsan hindi natin nakukuha yung mga customer natin. At para kay Sir Lloyd naman, so huwag kayong mag-alala, boss, kung bakit minsan hindi nyo nakukuha yung customer, kasi hindi lang naman po sa inyo nangyayari yan. Ang nangyayari din po sa lahat ng mga katulad natin yan, ng mga maliliit na nangungunrata lang, na mga makyaw, kailangan kasi natin dun yung koneksyon. So ibig sabihin, meron talagang may nag-aalaga talaga sa atin na mga kontraktor, yung mga lisensyado talaga na kontraktor. So kung magkaroon ka ng mga kakilalang ganun, maswerte ka. Kasi halimbawa, makakuha sila ng mga malalaking project kahit hindi ka naman masyadong kilala sa kumpanya, basta meron kayong kontraktor na nakakakilala sa inyo na nandun. So may posibilidad makakakuha kayo ng project dun sa site na yon. Yun yung isa sa mga dahilan na yung iba maraming project, tapos yung iba wala. Panahon kasi natin, kasi ng mga katulad natin, minamarket nila yung mga produkto nila or mga serbisyo nila through online. So nandun na yung magpo-post ng mga gawa nila sa Facebook, magpo-post dun sa mga group na mga manggagawa. Yun ang strategy mo sa pag-market ng produkto mo or mga ng serbisyo mo. So huwag kang masyadong umasa dun sa mga group, kasi nabuo yung group na yun para magbigay kayo ng idea or magbigay kayo ng mga technique sa ibang mga baguhan na nakasali doon sa group na yun. So hindi talaga totally yun na kaya sumali tayo doon sa group na yun para makakuha ng customer. Tulad din sinabi ni Sir Lloyd na minsan daw hindi niya nakuha yung ibang customer. So baka kasi mamaya umasa tayo na customer na pala siya kasi nag-inquire sa atin, nagtanong sa atin kung magkano, nanghingi sa atin ng quotation. Kasi sa experience ko, ilang beses na nangyari sa akin yan, na magme-message, magpipiin pa sa akin, hihingi ng quotation. So, sa sobrang dami kong pinasa na quotation, siguro sa 10 quotation na pinasa ko, swerte na makakuha ako ng isang customer doon. Kasi, hindi naman kasi lahat yun na humihingi ng quotation sa'yo or nag-i-inquire sa'yo is customer. So, ang karamihan kasi doon ay kumukuha lang ng idea sa'yo. Yun yung isa sa mga pinoproblema ng iba na akala kasi natin kapag nag-inquire siya, humihingi siya ng quotation sa ganitong sukat, ganito kalaki, ganyan. So binibigyan natin, akala natin is customer na. So doon tayo nagkakamali. Kasi yun nga, sa sampung quotation siguro na binibigay ko sa lahat ng mga inquiry, maswerte na kung may isa na talagang customer doon. Ang ginawa kasi namin nung araw, nung hindi pa ako, wala pa akong sariling shop, wala pa akong sariling babaan, ang ginagawa kasi namin, talagang umiikot kami, iniikot namin yung mga, may mga ginagawang building, may mga ginagawang bahay, yun yung ginagawa namin nun. Tapos, kailangan lang, sa ganong strategy kasi, kailangan, mayroon kang ipapakita dun sa, pupwedeng kausapin dun sa site na yun. Halimbawa na lang, yung mga brochure na, yung mga gawa nyo, picturean nyo lahat ng mga gawa nyo, tapos ipa-print nyo, gawin yung brochure ngayon yun, tapos ipapakita nyo, mayroon kayong ipresenta doon, at syempre, naka-attach na rin yung credential mo. Yung pangalan ng kung may shop ka or company ka, pangalan ng company mo, contact number mo, para masabi nila na ito legit na ano talaga to, manggagawa. So kung mayroon kang maipresentang lisensya, mas maganda. Para pagdating kasi sa mga malalaking company, hindi naman natin basta-basta mapasok yan kung wala tayong lisensya. Kaya doon sa mga residential naman,
So, madali lang pasukin yun. Basta, makausap lang natin yung mismong may-ari, kung hanggat maaari, kung yung mismong may-ari makausap natin, or yung contractor. So, ang importante lang dyan, is kaibiganin natin yung contractor na gumagawa doon, kung nangontrata ayong hawak doon sa project na yun. So, pagka naging kaibigan natin yun, sa susunod na project, sa susunod na project, lahat ng mga ginagawa mo, or stainless man yan, or bakal man yan, sa'yo na ibibigay. Basta, ang importante pa rin talaga, yung quality ng trabaho natin. Minsan pa nga, nangyari, ilang beses na nangyari sa akin na nakausap ko na mismo yung tao, yung contractor na yon, nakausap ko na yung contractor na yon, at nagsa-site visit na ako, sinukatan ko na, tapos binigyan ko na ng quotation. Minsan nangyayari din yan. Ay, hindi lang minsan, madalas nangyayari din sa atin yan. Halimbawa lang, kung pinuntahan natin yung site, sinukatan natin, binigyan natin sila ng quotation. So, kaya naman hindi rin natin minsan nakukuha yan, yung mga ganong customer, kasi hindi lang naman ikaw yung gumagawa. So, napakarami natin. So, sabihin na natin sa ngayon, sa panahon kasi natin ngayon, sobrang dami na ng mga katulad natin na gumagawa na ng mga namamakyaw ng mga trabahong ganon. Pagdating sa ganong actual, kailangan number one yung presyo din, presyohan natin. Kasi pagka nag-cut kasi tayo, nagbigay tayo ng quotation doon sa customer, hindi naman ibig sabihin na magbigay tayo doon. Pag sinabi ng customer, okay boss, okay Kuran, okay Lloyd, ganito. Kontakin na lang kita pagka mag-umpisa na yung gagawin. So sa mga ganun, huwag muna tayong umasa sa ganun kasi masasaktan lang tayo eh. Kasi hindi lang ikaw yung nagpasa ng quotation doon. Sabihin natin tatlo kayo or dalawa na lang kayo, halimbawa na lang. Isa lang ang kalaban mo. Pag nagka-diferensya yan, kahit 100 pesos, hindi mo makukuha yung project na yan. Kasi nga, hindi mo kilala yung kausap mo na yun at hindi ka rin niya kilala. So parehas kayong hindi niya kilala, kayong dalawa nagpasa ng quotation doon. Ngayon, babase siya ngayon doon sa pricing. Pagdating sa presyohan, kailangan titirahin natin kung hanggat kayang ibaba pa natin yung presyo, ibaba natin kung gusto nating makakuha ng project. Kasi, hindi ko naman sinasabi dito na ibaba nyo yung mga presyo nyo. Hindi ko sinasabi dito. Baka mamaya sabihin nyo naman na kaya pala ganito, ganyan. Hindi ko sinasabi. Kasi ako, sinasabi ko sa inyo, napakataas ko talaga magpresyo. So, kaya hindi rin naman ako ganun ka, wala rin akong masyadong gawa. Kasi, sobrang taas ko magpresyo. Sa akin kasi, makuha ka man o hindi, basta yun yung presyo ko. Kaya, ang sinasabi ko lang dito na, hanggat maaari, kung kaya pa nating ibaba natin yung presyo na yun. Kasi, pagbabasihan pa ng mga contractor yun eh. Yung may-ari, na ito mas mababa. Ito si Kuran, mataas to eh. So, dito tayo sa mababa. Kahit magka-diferensya na 50 pesos yan, mas mababa to. Ito, ganyan. Pero, depende pa rin yan. Sinasabi ko sa inyo, depende pa rin yan. Kung kilala kayo ng contractor or kilala na kayo, kahit mas mataas pa yung presyo mo kaysa dun sa isa, kayo pa rin ang makakuha ng project dun. Kasi kilala na kayo eh, na ganito kayo gumawa. Talagang kung ano yung nakalagay sa quotation nyo, kung ano yung nakalagay sa quotation nyo materialis, yun talaga ang ginagamit. Kasi ang tinutukoy ko dito, is meron kasing gumagawa, nagpapasa din, nagbibigay din ng quotation na halimbawa ang ilagay natin is sa thickness na lang, ang ilagay natin sa tubo 1.5 yung thickness niya. So hindi kayo nagkakaiba sa ano, sa materialis na ginagamit. Yun yung tinutukoy ko, hindi kayo nagkakaiba sa materialis na ginagamit. Kasi pagbabasihan yun eh, doon titignan nung may-ari o yung contractor mismo. Titignan yun na, parehas lang sila dito. Oh, 1.5 din naman yung gamit niya, 1.5 din yung gamit niya, 304 din naman, 304 din to. Mahal to, mas mura itong isa. So, dito na tayo sa mura kasi parehas lang naman. So, ang sinasabi ko dito, hindi kayo nagkakaiba ng materialis, kaya na award sa kanya yung project na yun kasi mas mababa yung presyo niya. Yung sa'yo, mas mataas yung presyo mo, pero same lang kayo ng materialis. So, ang ginagawa naman dito sa iba, tayo, hindi tayo naninira ng tao dito. Ha? Ang ginagawa naman sa iba, kung ano yung nakalagay sa quotation nila, halimbawa, 1.5, mas mababa yung presyo nila.
pag nakuha nila yung project na yun, gagawin nila doon is 1.2 lang. Bibili sila ng materials ngayon na undersized. So, yun yung ginagawa ng iba. Kaya pagdating ng panahon na nandun na at nabooking na sila, doon sila masisira. Ngayon, si may-ari, si customer natin, doon na ngayon siya magsisisi. Dahil parehas nga kayo, hindi niya kilala. Parehas kayo, nagpasa lang kayo ng quotation, ngayon lang niya kayo nakita, hindi kayo kilala kung ano talaga yung, kung anong klaseng tao kayo. Kung, kasi maraming taong ganun. Kasi meron din ako mga kilala na mga katulad ko rin, mga na gumagawa din, mga namamakyaw din. So, minsan makikita ko yung mga post nila na ibabash nila yung customer na magpo-post na ganun. Kunyari, halimbawa, na naging customer siya through online sa Facebook. So, ngayon, pinupost niya yung ginawa nung nakakuha ng project na yon. Halimbawa, yung gate, ganun. Tapos, magko-comment yun yung mga kakilala ko doon na siguro nagpasa din sila ng quotation doon, tapos nila nakuha, napunta sa iba. So, magko-comment sila doon na buti nga sa'yo, nasa tamang tao ka na, naghanap ka pa ng iba. So, parang ganun. De, ganun ang mangyayari. So, sa mga customer naman, dapat aware din kayo sa ganun. Na, siyempre, ako, tulad na sinabi ko kanina, ako, pag nag-quote talaga ako, medyo mataas. Pero, kung ano yung nakalagay sa quotation ko, kung ano yung thickness, ano yung grade ng stainless, anong thickness yan, anong magiging kalabasan or perspective yan, ganito itsura yan, kung anong gusto ng may-ari. So, ganun talaga ang materials na ginagamit dyan. So, hindi namin inaano yan. Kahit sabihin natin yung quotation ko ngayong buwan na to at na-approve siya sa sunod na buwan pa, siyempre, ang materials doon tumaas na. Ang materials kasi natin, halos araw-araw yan gumagalaw. Gumagalaw ang presyo niyan. Hindi bumababa yan, pataas ng pataas yan. Kahit sabihin natin quotation ko nung nakaraang buwan pa yun, na-approve siya ngayong buwan na to. So, kung magkano yung presyo ko doon, yun na yun. Kahit tumaas pa yung materials ngayong araw na to, wala natin magawa doon kasi nandun na yun eh. Pagkarami kong kakilala dito mga contractor din, mga gumagawa din ng mga katulad din natin, mga namamakyaw-makyaw lang din. So, yun nga, medyo nalungkot nga sila kasi ganun nga ang nangyayari. Ang daming binigyan na lagi na lang daw, puro na lang quotation, hindi ka naman nagpapagawa. Yung ganun ang nangyayari, di ba? Ang pinakadabis pa rin talaga, kung anong dapat yung gawin, ang pinakadabis talaga, mag-ikot kayo. Ikutin nyo yung mga gumagawa ng mga bahay-bahay, mga building, kung sino pwedeng kausapin doon. At ipresenta mo yung sarili mo doon na, sir, baka gusto nyo magpagawa ng ganito. Gumagawa po kami ng ganire. Yun. Tapos papakita mo yung profile mo, papakita mo yung mga tawag nito, mga picture, mga sample ng mga nagawa mo. So, doon, sigurado ka na doon na halimbawa man na makita nila at isang project lang ang kailangan, mga kabakal. Basta malakas ang contractor nyo, malakas kumuha ng project. Once na makapasok ka, isang basis lang, tuloy-tuloy na yan. Sigurado yan. Pag nakakuha ka ng isang basis doon sa project nila, sa susunod na project nila, kahit saan yan sila makakuha ng project, lagi ka nang kasama dyan. So, hindi ka na mamblema ng trabaho. Hindi mo na kailangan maghanap pa. Kasi baka hindi mo kayanin. Pagka nakuha mo yung malaking company at napasok mo yan, baka hindi mo na kayanin yan. Yun lang may share ko sa inyo at good luck po sa ating lahat. At ako po yung sumasaludo sa lahat ng mga katulad nating mga manggagawa. At sana makakuha pa kayo ng marami pang project. So, yun. At maraming salamat.